si Babay Bobol. Babay mo kay Sir. Babay ka kay Sir Bobol. Ito ang viral video na dumurog sa puso ng mga netizen. Kuha ito sa isang aso na nasa lamay ng kanyang amo. Ang kanyang mga mata parang tao na nangungulila sa labis na kalungkutan. Gaya ng ibang namamatayan, para bang hindi nito matanggap na wala na ang kanyang pinakamamahal na amo. Sa campus na ito sa Mabalacat, Pampanga, nag-cruise ang landas ng Aspin na si Buboy at ng 58 anyos na si Professor Carmelito Marcelo. Apat na taon nang nakakalipas nang makita sa campus na pagalagala ang tuta na tinawag nilang si Buboy. Hindi nila alam kung saan siya nang galing. Kaya ang campus na ito ang naging tahanan ni Buboy. Istrikto pero masiyahing profesor si Carmelito. At mas nadagdagan pa raw ang saya nito nang dumating sa buhay niya ang Aspin na si Buboy. Ngayon lang medyo nagkakaedad siya, doon siya naging mahilig sa ganyan na aso. At dahil wala ng asawa at anak, itinuring ni Professor Marcelo na parang anak si Buboy. Si Prof ang nagpapaligo at nagpapakain kay Buboy. At tingnan mo nga naman, pati sa loob ng klase naroroon ang alagang aso. Madalas tumambay sa ilalim ng mesa ng profesor. Since 2015, magkasama na yung dalawa. So, definitely, hindi imposibleng maging close yung dalawa. And siguradong malulungkot yung isa pag nawala yung isa. Kung gusto mo pong makita si Sir Marcelo, hanapin mo po si Buboy kasi panigurado sila yung magkasama. Kahit saan siya magpunta, bumisan, isasara ko na yung pinto ko para magpapasok si Buboy. Gagawin niyang ikotsero sa may likod ng tindahan ko para makapasok lang siya. Mapuntahan niya si Sir. Pag hindi siya nakapasok doon, andun lang siya sa pinto, naghihintay hanggang sa lumabas yung si Sir Marcelo. Ganyan ang naging gawain araw-araw ni na Professor Marcelo at ni Buboy. Laging hinihintay ng aso si Prof. Pero ang masaya at huling paghatid na iyon ni Buboy, iyon na pala ang huling pagkakataon na makakasama at makikitang buhay ang kaibigan niyang Profesor. Dahil inatake sa puso at namatay si Professor Marcelo. Nakuhanan ng isang estudyante rito ang ilang ulit na pagpunta ni Buboy sa faculty room. Pilit na binubuksan ang pintuan at parang may hinahanap. Matyagang nag-aabang. Naghihintay. Lumipas ang ilang araw. Naging malungkutin ang aso. Naglayas ito sa eskwelahan. At para bang hinahanap kung nasaan ang kanyang amo. Friday, last week, na bakit parang wala talaga si Sir Marcelo. Tapos, yun nga, yung may na-videoan siya ng isang student na kumakatok siya. Tapos, yung nandiyan siya sa may pintuan ng faculty nila Sir Marcelo, hinihintay niya si Sir Marcelo. At sa pagbabalik ni Buboy sa eskwelahan, lalo siyang naging matamlay, hindi makakain. Pero pilit na bumabangon at nagpapabalik-balik sa kwarto kung saan madalas naroon ang profesor. Naghahanap, naghihintay, umaasang muling makikita ang kanyang amo. Naawa si Christina kay Buboy. Kaya ipinagpaalam nito sa eskwelahan ang aso para madala sa burol ni Professor Marcelo. At sa mismong lamay, ito ang eksenang dumurog sa puso ng mga nasa burol. Laking gulat nila, ang asong si Buboy agad na dumiretso sa kabaong ng profesor. At nang bitbitin na siya,
para masilip ang nakahimlay na amo, kitang-kita kung paano mangulila ang aso. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Napanood ko yung kay Hachiko. Isa rin yung sa reason kung bakit dinala ko si Buboy sa Burol. Kasi ayaw ko maranasan ni Buboy yung naranasan ni Hachiko na naghintay siya sa train station na wala na pala siyang hinihintay. At least si Buboy, alam niya, aware siya na wala na si Sir Marcelo. Kwento ng kapatid ng profesor, kahit daw sa huling sandali ng kanyang kapatid, ang aspin na si Buboy pa rin ang nasa isip nito. Yung mga 11, bigla na lang niyang tinawag si Buboy. Buboy! Buboy! Kumain ka na ba? Pinakain ka na ba? Eh, ang akala po ng mga kasama niya sa room, sa ospital, anak niya ang tinatawag niya. Tinanong po ako, sinong tinatawag niya? Anak ba niya? May anak ba siya? Sabi ko, wala po. Yung alaga niyang aso, kasi mahal na mahal niya. Nag-aalala siya kung kumain at kung may nagpapakain sa kanya. Kasi nung pumapasok siya sa school, pinagbabaumpan niyang pang sarili. Yun nga po ang sinabi niya, kung hindi ka pinakain, kung hindi ka pa kumain, kapag lumabas ako rito, bibili kita ng masarap na pagkain. Eh, ang sabi ko naman po sa kanya, gusto mo, pupunta ako sa eskwela. Susunduin ko siya, dadaling ko siya rito. Ate, wag na, kasi bawal ang aso sa hospital. Masakit po sa amin. Dahil alam namin pong inaalala niya talaga yung kanyang alaga. Hindi yung sarili po niyang inaalala niya, kundi yung alaga niyang aso na matagal ilang araw po o ilang linggo niyang hindi nakikita. Ilang gabing hindi iniwan ni Buboy ang kanyang amo sa lamay nito. Masakit po para sa amin, lalo na yung aso, malungkot po siya sa pagkawala ng kapatid namin. Kahapon, inihatid na sa huling hantungan si Professor Marcelo. Naroroon ang kanyang mga mahal sa buhay, pati na rin si Buboy, ang kanyang pinakamamahal na aso. Umaasang darating ang panahon na sila'y muling magkikita ng kanyang amo. Pina-check up namin si Buboy sa tulong ng Animal Kingdom Foundation para masiguro ang kanyang kalusugan. Dogs are a man's best friend at kaya raw nitong ibigay ang pagkakaibigan hanggang kamatayan.